Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 329 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa Haven of Angels, Columbary sa lungsod ng Antipolo upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito sa lalawigan ng Rizal. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang uling antungan ng isang batikang tagapanulat, editor, producer at direktor sa pelikula na nakagawa ng mahigit 100 mga obra sa mahigit 40 taon mula pa noong 1978. Matatagpuan sa unang palapag ng Columbaryo ay ang crypt kung saan inilagak ang abo ng batikang direktor na si Toto Natividad. Si Federico Servando Natividad o mas kilala bilang Toto Natividad, ay sinilang na 19 ng Hulyo taong 1957 sa Libis na Durata sa Caloocan. Siya ay isang batikang tagapanulat, editor, producer at direktor sa pelikula na nakagawa ng mahigit 100 mga obra sa loob ng mahigit 40 taon mula pa noong 1978. Si Direk Toto ay nag-aral sa Torres High School sa Maynila. Siya ay nag-aral sa koleyo sa San Beda, subalit hindi niya ito tinapos nang siya ay magsimula magtrabaho bilang film editor. Si Direk Toto ay nakagawa ng mahigit 100 mga pelikula bilang film editor, tagapanulat, producer at director mula taong 1978 hanggang 2021. Ang ilan sa kanyang mga naging proyekto bilang film editor ay ang 1978 The Boys in Company C, isang pambanyagang produksyon ni Sidney J. Fury na pinagbidani ng Stancio, Andrew Stevens, James Canning at Craig Wilson. 1979, Inaka ng Anak Ko, isang pelikula ni Lino Broca na pinagbidani ng Lolita Rodriguez at Nora Honor kasama si Raul Aragon. At ang 1986 Platoon, isang pambanyagang produksyon ni Oliver Stone na pinagbidani na Charlie Sheen, Tom Berenger at Willem Dafoe. Ang pelikulang Platoon ay nagawa rin ng Oscars noong taong 1987 para sa Best Picture, Best Director at Best Film Editing. And the enemy wasn't us. Always be there the rest of my days, as I'm sure Elias will be. Of this year's nominees for Best Achievement in Film Editing. Ray Lovejoy for Aliens, Susan E. Morse for Hannah and Her Sisters, Jim Clark for The Mission, Claire Simpson for Platoon, Billy Weber and Chris Levenson for Top Gun. And the winner is Claire Simpson for Platoon. Thank you very much, Academy. It's a great honor. I want to thank Oliver Stone. You gave me very wonderful material to cut. I'm very lucky. I want to thank my crew. I share this with you. David, Julie, Scott, Toto in the Philippines, and all those friends that have supported me through my career. Thank you all very much. Bilang isang director, si Direk Toto ay nakagawa ng 67 mga pelikula mula taong 1990 hanggang 2021. Ang kanyang unang obra ay noong taong 1978 sa pelikulang Durugin si Peter Torres na pinagbidaan ni Ches Lapid Jr. kasama sina Melissa Mendez, Conrad Poe, Romy Diaz at Dick Israel.
Ang ilan pa sa kanyang mga obra sa pelikula at teleserye bilang direktor ay ang 1995, Melencio Magat, Dugo Laban sa Dugo, na pinagbida ni Eddie Garcia kasama sina Zorin Legazpi at Jeric Raval. Year 2000, Ping Lacson Super Cup, na pinagbida ni Rudy Fernandez kasama si Lorna Tolentino at Herbert Bautista. 2005, Paraiso, na pinagbida ni Rennie Summer kasama sina Gian Regala, Kerry Legazpi at Roldan Aquino. Ang teleseryeng Panday sa may 100 mga episode nito mula taong 2005 hanggang 2006 na pinagbida ni Jericho Rosales kasama sina Hart Evangelista na pinalabas sa dating ABS-CBN Channel 2. 2017 Riding in Tandem na pinagbida ni Jason Abalos at Khalil Ramos. Ang kanyuling proyekto ay sa teleseryeng Ang Probinsyano sa may 100,000 mga episode nito mula Oktubre taong 2015 hanggang Agosto taong 2021 kabilang ang ilang mga episodes na pinalabas matapos ang kanyang pagpanaw na pinagbida ni Coco Martin na pinalabas sa dating ABS-CBN Channel 2. Ang sa akin may patuloy na nagpapaganda ang pagawa ng pelikula. Tumataas ng tumataas ang standard nila. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Si Direk Toto ay naglingkod din bilang chairman ng Barangay North Bay Boulevard, South Kaunlaran, sa lungsod ng Nabotas hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2021. Si Direk Toto ay pumanaw noong ika-27 ng Abril taong 2021 dahil sa komplikasyon dulot ng COVID-19 virus. Siya ay 63 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park at Manila Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel nito. At magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.